Sailor. This is MJ the Sailor. How are you all? And mga ka-sailor, for today's video, I'm gonna share kung ano nga ba itsura ng barko kapag walang guest. Ano nga ba itsura nito? Naging ghost ship nga kaya ito? After ko nga po ma-post itong video na ito, our sailing departure na walang guest, ano nga ba itsura ng barko sa loob? Since nga po yung video na earlier na yon ay tungkol sa pag-sail namin na walang guest, kaya na-enjoy namin yung sail away ng barko sa Miami. At papakita ko naman sa iyo kung ano itsura ng cruising ng barko na walang guest sa loob. Ano sa tingin nyo? Naging ghost ship nga kaya ang loob nito? Ano nga bang ginagawa ng mga crew on board kapag walang ganing guest na ganito? Ano kaya ang mga preparation nilang ginagawa on board sa mga araw na lumipas? Ang lahat ng yan, malalaman natin. Kaya stay tuned! At ito na nga mga ka-sailor, ito po ay kuha sa top deck namin ng barko ng Miami during the day. Imaginin mo, kung ako nagtatrabaho, hindi ako makakakuha ng picture na ganito. Since kapag po meron kaming mga guests, bawal pong gumamit ng cellphone sa public area. Meron pa rin nakakalusot pa ilan-ilan, pero hanggang maaari, bawal po ang cellphone talaga. Ayan po yung mga ilang view dito po sa Miami na taken habang wala po kaming guest. Ano-ano nga ba ang ginagawa ng mga crew kapag ganitong walang guest? Kapag ganito po, per department po, iba-iba po ang ginagawa nila. Kalimitan po ng mga taga-deck, ito ang time sa kanila para mag-repair ng mga gamit, ang mga upholstery, magpalit ng mga curtain, magawa ng mga kung ano-anong silya, mag-replenish at kung ano-ano pa. Ang mga taga-deck, usually, yan, gagawa ng mga pintura, magpaganda, mag-repaint, magtiktik ng kalawang, mag-ayos ng chair, mga carpenter, yung mga tiles, yung mga chairs na kailangan ng repair, yan po yung mga ginagawa nila. Sa housekeeping, maglilinis, general cleaning po sila. Sa restaurant, general cleaning pa rin. Tapos, ang mga kusina, training sa menu preparation, yung mga ano pa ba? Mga ganyan po ang mga preparations kapag wala pong guests on board. Wala naman po kasi lang lutuan. So, more on training, cleaning po ang ginagawa pag wala pong guests on board. Ayan mga kasalo, ito pong view na to ay nighttime po sa Miami. Ayan po ang view. At bihira rin pong magawa, makapag-picture ng mga view na ganyan. Since nga po, pag may guest, hindi po allowed na mag-cellphone sa public area. Although merong nakakapuslit pa rin. Pero since operation po, hindi ka naman pupunta na doon ka po sa restaurant mo sa deck 6 or 7. Akit ka sa top deck para magkumuha ng picture na ganyan, hindi ba? Kaya very seldom yan. Kaya yan ang mga time na parang ini-enjoy namin yung mga moment na hindi namin nagagawa kapag merong mga guests. At simulan na nga po natin. Ito po yung nasa waterfront section po. Ito po ay isa sa mga Italian restaurant. So since wala pong guests, lahat po ng chairs and table nila baklas po ang setup. So ganyan po, naka-safety po yung mga chairs just in case magkaroon ng rough sea or windy, at least hindi po nakaharang yung mga tables. Kitang-kita nyo naman po, walang chairs na nandyan. Tables lang po. Kasi po, yung tables po na yan ay mga naka-fix na po. Kaya hindi po nila matatanggal. So, kaya chairs lang po. At malinis. Kita-kita. Napakatahimik. Ayan, sinabi ko nga po, yung mga chairs nila nakatabi, naka-upside down. Ang mga chairs. Ito po ay nasa open deck po na which mostly naglalakad yung mga tao just to see the view and walk po sa paligid ng barko. At ito po naman ay ang isa sa restaurant on board. Tulad na sinabi ko una, lahat po ay walang baklas. So, lahat po ng gamit nila ay nakatabi. So, ayan lang po ang nakalagay. So, ano po nililinis nila dyan? Although malinis naman. This is the time po na mag-general clean, mag-check ng bubble gum, mag-repaint minsan o re-varnish, mag-shampoo ng carpet, mag-fix ng mga chairs, mga ganon. So, ito po ay isa sa mga pub restaurant on board. Kita-kita. Ito po ang pinaka-busy, isa sa busiest restaurant po dahil ito po ay bukas 24/7.
Ayan po, very quiet. Or yung iba naman po, nagre-refill, naglilinis ng mga condiments, nagpapalit, nagre-replenish. Ayan po ang mga isa sa restaurant din po on board. Ganyan ho katahimik kapag wala pong guests on board. So, isipin nyo, nasan yung mga crew? Sa dami ng crew on board, nasan sila? Ang iba po, ito po ay isa sa lounge. Kaya po may takip na ganyan, maaari po meron po silang beautification ongoing para hindi po maalikabukan yung mga benches, yung mga sofa. Kaya po may cover na ganyan. Asan yung mga crew? Yung iba po ay may training, yung iba po ay nag-storing, yung iba po ay nakakalat everywhere. Although mas magaan po ang schedule pag ganito since hindi naman po lahat nagtatrabaho. Ito po ay isa din sa restaurant, paying restaurant on board. Kaya makikita nyo po, mostly ay wala pong setup since nakabaklas po. Ito naman po ay isa sa mga restaurant on board which they offer buffet. Ayan. Meron din yung may time po na nakadivide po ang mga teams. Meron pong maglilinis, meron pang gabi, meron pang araw. Dahil po sa gabi po ginagawa yung shampooing, yung mga ganyan, washing of carpet, shampoo, at kung ano-ano pang cleaning na medyo mabibigat. Ito naman po isa sa main dining room on board. Yung iba naman po ay nag-shampoo ng mga chairs, nag-sanitize ng tables, yung check ng bubble gum under the table, and then yung linis po ng mga legs po ng chairs, ng ceiling, nagda-dusting, and everything. And is the time din po para po mag-inventory ng mga materials. There are times na pinabilang po lahat ng mga materials, kung ilan ang supply, ilan pa ano. Ito po ay isa sa dining room, main dining room na meron pong dance floor. So, meron din pong time na may setup po yan ng mga tables sa gitna. Since wala pong guest, wala rin pong setup. So, para mas malinis daw tingnan. Ayan. So, yun po ang mga na ginagawa, lalo na po sa restaurant department. Yung iba naman po, si kahit po wala pong guest, ang restaurant department po ay nagtatrabaho pa. Paano naman nangyari yun? Kasi po, yung mga crew on board, kailangan po nila kumain. So, ang restaurant department po ang in charge sa pagkapapakain ng mga crew on board. So, kaya kung dati po, ilan lang po sila naka-duty dun sa cafeteria or sa crew mess, ngayon dinadagdagan po ng manpower dahil nga naman hindi lahat nagtatrabaho. Sabi ko nga po, mas magaan po ang oras nito kasi more on trainings, more on siguro mga 5, 6, 7, maximum 7 hours lang to per day ang trabaho nito. So, ayan, ang mga restaurant ay sarado po. Wala pong setup. Lahat po ng mga gamit niyan ay nakatabi. Kaya, which is, pagdating mo naman po ng refreshment, setup naman po. Ito po ay isa sa public area, yung hallway po nila. Ayan po yung kanilang art gallery. Malinis na malinis. Mukha ho bang ghost town? Parang hindi naman. Although, tahimik lang, pero hindi naman siya nagmukhang ghost ship. Ano po? And then, moving forward, ito po ang aming teppanyaki section where the cooks in front of the guests using the flat iron grill. Meron din pong part ng entertainment dyan. Medyo exciting and fun na dining experience po yan dito sa teppanyaki. And then, the next one, this is the French restaurant po on board. Basta, it just so happened na lahat ng kuha ko ay mga restaurant since I'm working on the restaurant. Kaya lang yung mga ibang section like other department like yung mga rooms, kasi hindi ako taga doon, so parang medyo restricted ako sa mga quarter na yung mga places na iyon like spa, kaya hindi ko ma-cover masyado. This is part of the garden villa on board. Ayan. As always, makikita nyo, puro more on restaurants po. Kasi mas malaking percentage po sa onboard ay ang mga restaurants and then yung mga entertainment and then yung mga lounges at mga bars na po. And then the rest is the public area and the recreation.
Ito po, ayan ang isa sa mga restaurant nila. Lahat po yan iba class. Ganyan lang po, wala kayong makikita. And then, lumabas na po tayo. Dito naman po, ito po yung sa mga open deck. Ito po yung sun deck natin. So, lahat po ng mga benches ay nakatabi po lahat. So, wala naman magsasunbait at wala naman po mga tao. Ayan, lahat ng bench sama-sama. At ito po ang pool area. Makikita nyo, walang katao-tao na lang. Mga crew lang po ang pamana. Kung may makikita kayo dyan, crew lang po yun. Either naglilinis or this is the time din po na ang mga crew ay maaring mag-hangout sa mga public area na gaya nitong pool. At yung crew bar po namin, yung mga store na where we can purchase certain alcohol o mga beers ay inakyat din po dito. So, maaari po sila mag-purchase mga beverage consumption at pwedeng mag-hangout dyan sa pool area na iyan. Although may access po ang lahat ng crew sa mga public area na ganyan, limited pa rin po ang mga restriction. Bakit po? Hindi po lahat ay open. Like itong pool na to, pwede pong mag-hangout pero hindi po pwedeng gumamit ng swimming pool or yung kanilang slides. Hindi po bukas yung slide o yung mga recreation activity ay hindi open for. At ayan na nga mga ka-sailor ang ating video tungkol sa barko na walang guest at kung ano-anong ginagawa ng mga crew on board kapag walang guest. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, don't forget to click like. Kung ikaw ay bago sa aking channel, don't forget to subscribe. Siyempre, turn on mo na ang notification bell para kayo laging updated sa mga bagong video. Hanggang sa susunod na paglalayag mga ka-sailor, this is MJ, the Sailor. Bye-bye!